this world full of sin, there are lost souls to win. Are we telling them of Jesus' love? Here's the truth, the light, the way. They pass me every day. My friend, is this what they will say? Have you been with Jesus? Change your life.
Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating lahat siyempre. At siyempre ang ating palaging unang sasabihin ay yung pasalamat sa Panginoon. Purihin natin po ang Diyos sa biyaya po at kalabagan na patuloy niyang ino-operate sa ating buhay. Salamat na naman po at magkakaugnayan po tayo sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Tayo po ay one spirit nito. Dahil po ang salita ng Diyos, they are spirit and they are life. We are under the teaching power of the Holy Spirit, no po. At sa pamagitan po nito, patuloy tayo lumago sa kaalaman. And then ma-feed po yung ating mga kaluluwa. Yeah, maraming salamat po sa inyong mga panalangin at patuloy na ito ay pagbabalita, pagbabahagi, pag-share sa inyong mga kaibigan, mga kakilala. Dahil po ay nakakaabot at least nakaka-bless. Kahit paano po ay meron silang mapulot ng mga aral at mga paalala ng Panginoon sa mula sa kanyang salita. Kaya kayo po mga nasa iba't ibang bansa, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkapanood at pagkikinig. Sana po ito sa ganito mang paraan po ay magkaugnayan po tayo and then sa ganito mang paraan po ay makapaglingkod po sa inyo. At harinawa po yung mga reaksyon ninyo, pero unang-una po yung prayer ninyo. Kasi nakaka-bless po kasi yung mga comments po at pagkatapos makita yung likes. May mga kasama po yan, masasabi niya kanyang sarili, may kasama pala siyang nanonood. So asahan po natin at hilingin sa ating panalangin yung gabay ng Panginoon at biyaya na po yung pamumuspos ng Banal na Espiritu.
yung kanyang wisdom, yung kanyang power sa Sunday po, sa mga miyembro po ng Magnified Bible Truth Baptist Church. Ay ipadadalang ko naman po kayo ng text at para naman po ay for further instruction, iwasan po natin yung nagkadikit-dikit sa sakyan. Kung kailangan po ay dalawang biyahe, ay gawin po natin. Kaysa itong puno, tapos pahintuin tayo, and then pabalikin ka. So, mas maganda na po yung magdalawang biyahe. Ang ating pinakalayon dito ay maluwalhati natin ang Panginoon. We have to present our bodies, living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is our reasonable service. At huwag po ninyong tantanan sa prayer. Sana po ay patuloy na ang Panginoon ay maging maluwag po ang ating pagparito sa simbahan sa this coming Sunday. At siyempre po, dahil ito ay Miyerkules, pag-pray na rin natin ninyo, sama ninyo, oh, yung pong itatayong radio ministry, no? Dito po sa church building natin, doon sa itaas, na nakakonekta po doon sa office doon, no? At kasama po yung bahagi po ng hallway. So, darating na po yung kapatid natin na by June, sometime this June, at upang maumpisan po at titignan mga bagay-bagay talagang pangunahing kailangan para po ito ay may tayo. Then at the same time, may patuloy po tayong manalangin. Sana rin ay mas makahanap pa tayo ng isang maluwag na lugar. Nang sa ganun po ay magkaroon pa po ng magandang pagsasagawa ng mga iba't ibang mga activities, no? So anyway, for the time being ay magdalangin na po tayo. Panalangin po ninyo ang inyong lingkod as I preach the Word of God. Then pagsama-sama po natin panalangin ngayon. Sa umpisa, isipin ay huwag ninyo kung sino po yung pwede ninyong sama sa panalangin as I pray. And then huwag natin kalimutan yung ating mga pamunuan sa bansa. At yung pabuti sana, patuloy ang kalagayan po natin, especially sa ating region. Baka po itong general quarantine, ano, general community quarantine, ay mapababa po sa tinatag nating modified, no? Medyo gumaganda po yung kalayaan natin noon. And then at the same time, hanggang pumunta na po doon sa after ng modified, yun na po yung pabalik sa normal, pero di pa po yung totally normal dun. Ay step to normalcy na po yun, no? So, harinawa po ay huwag natin tantanan sa prayer, yung po talagang maramdaman natin na soap yung ating heart ba? Opo, and then yung parang mas maramdaman ng madaling makaiyak, yun po yung magandang kalagayan ng heart natin spiritual. Ano mga kapatid? Kasi madali kang makaramdam ng bagay ng Panginoon eh. Pag na-touch ka kaagad, kasi yung maramdaman mo parang wala lang yung preaching, parang ganon. Hindi yung magandang palatandaan yun. Parang common na lang na nakakarinig ka ng something, pero iba ho ang salita ng Diyos. But make sure ay palagi ho nating maintain yung ating heart soft, malambot. Yung bang parang madali kang maiyak. Pag nakita mo yung pangungusap ng Panginoon ay nararamdaman mo yung care niya sa pag-ibig. Amen? So, lahat po tayo manalangin. Sama-sama po natin idulog ang lahat ng mga kailangan natin ngayon sa then hanggang mamaya. So, maiwasan po natin yung distraction na just take note. At mahalaga po kasi itong mga ganitong mga pagkakataon na po. Bihira po yung ganito kasi alam naman po natin, pandemic ito worldwide. Hindi ho biru-biru ito. So, by the grace of God sa kanyang kahabagan, ay nakaraos tayo. We are still safe, blessed, then provided with different kinds of blessings. Diba? So, manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat po. Sana ipagkatiwala mong araw sa amin, Panginoon, oras, kit sa lahat. Na kami po, mga anak mo ay magsama-sama po sa pakikinig ng iyong salita, pagbulay-bulay, dahil ikaw po yung mangungusap sa amin. Bubuklatin po lang namin ang iyong aklat at mababasa na namin dito yung mga sasabihin mo. At panalangin ko po yung mga kapatid po namin sa bahay dagat,
ay magbigay ito ng kaaliwan sa kanila, encouragement at inspirasyon. Ang sa ganun dakilang ama ay kahit malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay, ay patuloy po nilang ma-enjoy your presence and your fellowship sa pamagitan po ng mga salita mo. Salamat din po sa mga kapatid dito na very supportive sa gawain at patuloy na nagmamahal sa mga kaluluwa. May bar din, may desire na makapag-win po ng kaluluwa hanggat mayroong opportunity. Sana po Panginoon ay mairamdug namin sa inyo ang matapat na paglilingkod at pakikinig higit sa lahat pang ang pamagitan ng Espiritu Banal na nananahan sa amin ay amin pong lubos maintindihan at ma-appreciate ang lahat ng iyong sasabihin sa amin. Dalangin namin po ang ating mga aming mga local officials sa siyudad po ng Mabalacat and at the same time yung mga neighbors na mga cities or municipalities, please Lord, tulungan mo po ang mga taong niluklok mo dyan upang sila po ang mag-lead sa mga tao na kanilang sinasakupan. Na hari naman ang iyong kalooban ay hindi nila pwede ito yurakan, kundi ay magkaroon ng puwang sa kanilang isipan at puso ang siyang may sagawa nila. Just keep them safe and manatili namang malusog kanilang pangangatawan. And mga national leaders po namin, kailangan ka po nila Ama at ang aming pong burden dito, Lord, ay more doors of opportunity to preach the gospel of the Lord Jesus Christ na walang dapat ikahiya ang bawat tutong Kristiyano. At magtulungan-tulungan po kami, tulong-tulong, gaya ng iyong kabilin at turo doon sa Galatians 6:10, habang may opportunity, gawin na po namin gumawa ng mabuti sa aming kapwa pamamagitan ng pagdadala ng mabuting balita, pagkikil sa mga bagay na meron ng iyong mga anak, meron kami, upang maramdaman naman nila na hindi lamang po kami ay about talking, kundi as well as about giving something sa bagay po na yung pagkakatiwala sa amin. So Lord, mangyari po yung kalooban, nais namin na may dulot po ang karangalan at kapurihan sa iyo dahil po itong lahat ay aming hinihiling pinamamagitan sa mga kapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen. Alright. So handa na po natin ang ating kaisipan at puso. Ay ating pong tuunan ng pansin ang bagong paksa nito and then next Wednesday tutuloy natin ito at the same, pero yung Friday ay kaliba po yung Friday kasi ito yung masyelang kasi na trabahong aral kasi po ay ito ay nararapat po maintindihan ng bawat Kristiyano kaya inuunti-unti kundi po natin kayang biglayin ito unti-unti pa rin maintindihan mo kasi para hindi tayo nakukonfuse pag mayroon tayong mga naririnig na mga iba't ibang mga uri ng aral na nakukonfuse. Ginaginawa nilang complicated yung pagbabalik ng ating Panginoon. Ano? Samantalang yun natin pinakakaabangan, tapos kukomplicate pa nila pamagitan ng mga rambolan ng mga talata sa Biblia. So yun po yung nagiging problema ng marami pong mga aral. Kaya kung tayo naman po kayo, no, mga kapatid ko na alam na bago pa lang, may mga bago ligtas. At the same time, yung wala pa naman masyado o sulit na kaalaman, eh, kaya nga po ay challenge po sa atin ang bawat pagtitipon natin sa church o simbahan. Ano? Para doon po tayo natututo ng yung mga solid na aral, foundation na po yun talaga. And then iba po pa yung parang ini-encourage ka and then parang yung kalagay ng babe, desire the sincere milk of the word, mga classification po kasi salita ng Diyos na may pang baby, mayroong mga and then lampas ng baby, kung anong tawag dyan, and then meron pong pang adult, eh talagang pang adult na ito, eh kasama na po yung talaga yung sharp rebuke dyan, ano, dahil wala ang salita ng Diyos kasi yung nagre-rebuke ngayon, matanda na nga tayo. Eh, pagkatapos yung balat sibuyas pa tayo, ay napakahirap naman yon. 2 Corinthians chapter 6, verses 1 to 4. Ito yung unang basahin natin at pag-usapan po natin ang paksa na may kinalaman sa God's succor. Ano po, ito yung salita na ang tawag po rito ay British English po ito. Pag American English, wala na po yung letter U.
parang yung Savior natin sa Biblia, may you yan, no? No? Ang kung kasi ang tawag dyan sa English na Elizabethan English, England. Diba po yung American English, kasi yung American English, marami na pong ganyan eh. Masyadong Bulgar or whatever, no? Hindi, iba po ito. Pag nakasanayan natin po yung language ng Biblia, ay hindi po na mahirap maunawain to. Although sinasabi ng Panginoon sa Isaiah 55, my thoughts are not your thoughts, neither my ways. So ang Panginoon may paraan siya kung paano niya interpret ang kanyang salita, paano niya i-define ito. So yun ang sundin natin, hindi yung apply natin, yung common, modern, American, yung ganun mano, English. Tapos dito ho sa paraan ng Panginoon, ay talagang kung hindi ka po talagang pag-guide sa Holy Spirit, mahirapan po tayo rito. Kaya we have to spend more time reading the Word of God. 2 Corinthians chapter 6 verses 1 to 4. This is what the Bible says, mga kapatid. If you have your Bible there, just say amen. Kahit di ko marinig. Okay. Ayun, binigyan tayo ng medyo malakas na amen ng motor. 2 Corinthians 6, 1 to 4. We then, as workers together with Him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. For He saith, I have heard thee in time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Giving no offense in anything, that the ministry be not blamed, but in all things approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses, etc. Sa mga following verses. So, bali po ay tutuon tayo dun sa statement na in the day of salvation have I succored thee. So, pag succored, ang ibig sabihin po nito ay ang tawag dito ay assistance and support in times of hardship and distress. O sa isang Tagalog na yung salita, ay saklolo, tulong. So, nung mangangailangan yung tao ng kaligtasan, sumaklolo ang Panginoon. So, maraming bagay na matutunan tayo po dito sa salita na ito. So, dito po ay itong salitang socor, 6 lang po binanggit yan sa whole Bible. 3 sa Old Testament, 3 sa New Testament. Ngayon, dito po sa New Testament, basahin po natin yung 3 appearances nito. Yung God, yung salitang socor, no? Sabi kasi doon, in the day of salvation, have I succored thee. Okay? So, yan po yung. Doon talaga yung tumutulong ng Panginoon sa bagay na yan. Yan ang makikita po natin dito. So, ang sunod na basahin po natin dito, Romans 16, 1 and 2. Romans 16, 1 and 2. Alright, so bali yun ay pang salvation po yun, ano? So, pag sinabi natin salvation, ang unang concern na salvation ng Panginoon ay ang salvation ng ating mga kaluluwa. Pag salvation, the same yun ay synonymous ng tinatag nating redemption, okay? Pag na-redeem ka, pag save, ibig sabihin, mawawala ka sa pagkaalipin kay Satanas, sa power ni Satan, may lilipat ka sa power ng Diyos. Yan ang Acts 26 verse 18, nako, pagkatandaan po natin yun. And then at the same time, pag save ka, ay ibig sabihin, na-redeem ka, natubos ka. Naalis ka sa kapangyarihan ng Satanas dahil siya yung maalipin sa atin by nature. And then binigyan tayo ng new nature ng Panginoon, kaya nailipat po tayo sa Diyos. So yun yun. Wala po siyang magawa because of that resurrection, yun ang tagumpay ng Panginoon. Without resurrection, sabi nga ng 1 Corinthians 15, ay wala pong kabuluhan ng ating pananampalatayang sinasabi, walang kabuluhan ng ating mga ginagawa. No? Samantala yung iba, walang panahon sa Diyos, di man nakikipagtipon yun, di naman nagsosolwin yun, di naman nag-aaral sa Biblia, tapos pareho rin naman ang magiging dating ng conclusion ng ating buhay, so hindi po magiging gano'n. Ang bentahe po natin ay nung makilala po natin ng Panginoon at tinanggap, dahil itong ang Panginoon ito ay God manifest in the flesh, and then He died for our sins, He was buried, the third day He rose from the dead, that was the victory.
As he defeated the devil, the sin, the, no, yung flesh, yung death, yung grave. Yung po yung tinalo niya. Kaya wala akong magagawa si Satan dyan because he was already defeated. Kaya ang magagawa na lang ni Satan ay hadlangan yung effort ng mga Kristiyano na mag-reach out ng kaluluwa. Pero pag sinumbong natin sa Panginoon yan, marirebuke yan. Kasi pag nakita ng Diyos yung desire ng bawat puso natin, mga kapatid, para sa mga kaluluwa na madala natin sa Panginoon para maligtas, alright, ay walang magawa si Satan yan pag nakita niya talaga totoo. Pero pag ang Kristiyano ay parang pahapyaw-hapyaw lang, pasingit-singit dahil nararamdaman niyang hiya o may takot, kaya hindi ho, wa-epek po yun, wa-epek. Kaya kinakailangan po natin. So, Romans 16:1 and 2, ito naman isang maganda rin dito, ito worker to. Yan. Kaya ang church talaga na kailangan po talaga ng worker, kailangan lahat po ng mga Kristiyano ay nag-work yan for the Lord. Kasi nasa work tayo ng Panginoon. Namuhunan siya sa buhay natin. Nag-invest na siya. Okay? And then, in-include na tayo sa kanyang work, business. Kumbaga sa kwan, ginamit kasi yung term na business. Pero pag narinig mo kasi yung business ngayon, pagkakitaan, hindi ho ganun. Ang Panginoon, pag I must do my father's business, ang wika niya, work po, tinutukoy niya doon. So, kasi may puhunan kasi, investment, life niya ang investment. And then at the same time, may gift, may reward. Parang po yung kumpanya, di ba? Pag masipag yung tatrabaho, eh meron yan rib, meron ba niyan? Some kind of special honor o award, yan. Ay, hinalintulad po dyan para makuha natin ang idea. Tapos worker tayo eh. So, yung ganun din po sa mga kumpanya, worker mga yun eh. So, doon po kinuha yung diwa na yun, ano? Sabi po ng Romans 16:1 and 2, ito babae ito, worker. Kaya saludo po ako bilang lingkod ng Diyos sa mga kababaihan na tumutulong talaga, no? Gumagawa sa church. Nagaya po ng kapatid na babae nito na si Phoebe, no? I commend unto you Phoebe, kung ano yung pronunciation natin diyan, our sister, which is a servant of the church, which is at Sencrea, that you receive her in the Lord as becometh saints. Kasi kausap niya dito mga believers dun sa Rome, no? That you receive her in the Lord as becometh saints, and that you assist her in whatsoever business. Have you noticed that? She hath need of you, for she hath been. Ito yung naging gawain niya. Ito yung naging activities niya, no? At siya po ay matulungin, nag-a-assist, nag-help, yan. Yan po yung ating magigita, naging attitude niya. Kaya kinokomment siya ni Pablo na makabisita yung kapatid na ito, assist, bigyan ninyo ng assist, assistan ninyo, tulungan ninyo, yan. Yan. She had been a socorer of many. Siya po taga-tulong, yan, taga-saklolo sa marami, and of myself also. Kita niyo itong kapatid na babae na ito. Kaya nga, may mga nagpangangalan talaga ng Phoebe. Magandang pangalan kasi ito, no? Kaya kung kayo may mga anak, sama niyo yung pangalan niya, tapos yung pangalan ng nanay, gusto niyo i-combine. No? Halimbawa, yung pangalan ng nanay ay Cordapia o Phoebe. Okay. Ganun ba? No? So, mahalaga po ang name kasi yan ang identity. Kaya sa Biblia, pag narinig ang Phoebe, ito ay servant of the church, ito talaga'y matulungin. Masaklolo sa gawain po ito. Yan. Napakagandang tignan yung mga kababaihan na sumasaklolo sa gawain, lalo pag may okasyon. Saludo po akong saludo sa inyo. Na God bless yung ganun. Ito yung huling banggit ng socor sa New Testament. For in that he himself had suffered, he, that's refers to the Lord Jesus Christ in verse 17, as high priest po, no? So, siya po ay na talagang high priest forever na po yung sa kanya, while yung mga high priest nung panahon ng under the law, pag namatay, pinapalitan. Siya po ay hindi na pwedeng palitan. Forever na po ang pagiging high priest niya. Ang kagandahan po doon
pag ikaw connected sa kanya, so forever po siyang namamagitan para sa iyo. Nag-intervene para sa iyo. Kaya yung kasalanan mo, siyang sumasagot doon. Okay? Kasi inihain po niya ang kanyang sarili para sa iyo eh, bilang Kristiyano, bilang tumanggap. Kaya kapag man ikaw ay nadapa, so wala kang pananagutan kasi yung kanyang hain, once and for all, once and forever, sabi ng Biblia, ay ang effectivity nun forever. So lahat pinanagutan na ng Panginoon itong ating high priest para ma-appreciate mo lalo ang isang office ng Panginoon, yung kanyang pagiging high priest. For in that he, that's the Lord Jesus Christ as a high priest, he himself had suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. So, kaya niya ngayon sumaklolo sa iyo, sa akin, sa ating lahat, na mga anak ng Diyos, pag tayo po ay natitem. Kasi yun po yung modus operandi ng devil, yung temptation. And then another definition ng salitang temp, ito po ay trial testing. Kaya kung minsan inaalaw ng Panginoon ang devil para tayo ay testingan o i-temp, na gano'n, ano, parang si Job. Pero ang Panginoon, alam niya yung capability, alam niya yung attitude mo, na kung hindi magtatagumpay ang Satan kasi naging ugali mo na pag dumarating ang mga gano'n, ay palagi mong talagang hinihiling ang saklolo ng Diyos. So, diyan po, epektibo yan. Kaya yung socor means assistance and support in times of hardship and distress. Saklolo, tulong. Yan. So, yan po yung subject natin na uumpisan sa araw nito. And then, next Wednesday, then another set na naman, pareho din ito kung katapusan po nito, no? Part 2 niya. Ngayon, meron pong isang pangyayari, ito ay isang godly woman na nasa tinatawag po nating dying chamber. Ibig sabihin, nandun na siya dun sa lugar na parang kung titignan, wala ng pag-asa. Eh, kaya dying chamber na yung tawag dun sa lugar na yun. No? Kumbaga sa mga sa bilanggo naman, nasa death row. parang inuunan sa hospital yung dying chamber of a godly woman. Tapos sa kanyang kalagayan, yung isang attendant ay nagbulong siya. Parang meron siyang binulungan. Then sabi niya ay yung godly woman na ito nasa chamber, dying chamber, she is sinking very fast. Na ibig sabihin, talaga mabilis yung kanyang pag-decrease at saka decline. Parang kung magasukan ay palubog na yung kanyang kalusugan at sa tingin nila wala ng pag-asa o papunta na siya doon. Kung baga sa konto, palubog, no? Ayan. So, yan ang isang kahulugan dyan. Isang party po niyan ay kung parang naglalapse na ito o nagpo-fall into particular state or condition. Nahuhulog na siya papunta doon. Nung marinig niya yon, itong godly woman narinig niya yung nag-react, sabi niya, no. Sabi ka niya, no. I'm not sinking. I'm in the arm of my Savior. Ang wika niya. Nasa mga kamay ako ng aking Savior. Ang wika, tagapagligtas. Kaya mga kapatid, napakaganda nung tugon niya, no? Panatag siya. Ano man ang mangyari, siya ay nasa kamay ng Panginoon. Body lang ang maiiwan dito. So hanggang nandun sa ganong kalagayan, hindi ho siya nagbago sa kanya pong paniwala at kanya pong kalagayan na ang Panginoon ang humahawak sa kanyang buhay. Totoo naman po kasi yun eh. So, totoo po yun. Kaya ang Panginoon, ay pag nasa atin ng Panginoon, ay to have the Lord as our protection, ay yung kanyang mga kamay, ay parang yun ay nagkakanlong ka ng bata. Ano ang tendensya pag tinakanlong mo yung bata? Yung isang kamay nakayakap sa kanya, yung isa
ang siyang tinutuntungan niya, doon siya nakaupo. Di ba ganon? So, yun po yung picture niyan, ng kalagay ng bawat Kristiyano. O, yung mga kamay niya ay binet as for our comfort. Kasi, komportable nga ng bata, gaya ng aking apo rito, pag siya pumunta na dito sa study room ko, eh, talagang na, tinatasan niya yung mga kamay niyang ganon, eh, nagpapakilik na, so hawakan ko yan, nakasuporta yung isang kaliwang kamay sa kanyang body, while the other one ay nasa ilalim niya, so ito yung tinutungtungan niya to make sure comfortable siya sa kalagayan niya. So, itong kalagayan ganito na ang ating Panginoon bilang ating protector, in at the same time, sabihin natin yung protection, yung kanyang mga kamay ay nasa, no, binet natin as for our comfort. Maraming kahulugan po ito. Means many things. At among the many, ito yung tatalakayan natin, may tatlo po tayo ngayon. Among the many things na ilalaan ng Panginoon, ang kahulugan ng the Lord as our protection, and His arms beneath us for our comfort. Kasi na-imagine ko kasi yung napakaganda po yung mabuo ng mga ganitong bagay na aral. It means many things. Ano kaya yung maraming bagay na yon? Bigyan po natin ng unang dahilan, unang bagay na ito sa ginagawa ng Panginoon. Bibigay ng comfort, protection, yan ganoon, no? Kaya ang Panginoon, pag alam po natin kasi yung ugali niya, mga kapatid, kayo nakikinig, pag alam mo talaga yung ugali ng Panginoon, alam mo itong person na ito, maiba kasi yung pakikitungo mo sa Kanya, pakikipag-ugnayan mo sa Kanya, yung buhay mo, alam mo, aware kang aware, kilala mo kasi yung Panginoon mo. Yung sinasabi natin, tinanggap na Panginoon, tagapagligtas. Ito yung isang kahulugan ng ating Panginoon, ng ating protection, at ang kanyang mga kamay, mga arms, ay nasa bandang ilalim ng buhay natin dito, bilang ating comfort. Na ibig sabihin, talagang ginagawa niya yung pagkanlong sa iyo, at nailalaan po yung pag-comfort. Number one, the deliverances of His grace. Yan po isang protection ng Panginoon para sa araw-araw nating buhay. And then, yan ang isa rin protection ng Panginoon para makapaglaan sa atin ng comfort. Okay, that deliverances of His grace. Una, umpisan po natin, kasi may mga talata tayo rito sa ilalim. Pag deliverance, ito ay pa sinisinonim sa pong pagliligtas, pagsaklolo. Ayan. Socor. John 1, verse 14, tapos 16 and 17. John chapter 1, verse 14, and then jump tayo sa 16 and then 17. And the Word was made flesh, kasi sa verse 1 ng John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Eh, yung Word na yun na God, and the Word was made flesh. Yun ang kapareho nung 1 Timothy 3:16, God was manifest in the flesh. And the Word was made flesh and dwelt among us. So, nakasalamuha. And we beheld His glory. Alright, sabi ni John. The glory as of the only begotten of the Father, close parenthesis, full of grace and truth. Full of grace and truth. I want you to notice that. Kasi ang point natin ay the deliverances of His grace. Isa yan sa mga kahulugan ng ang Panginoon. Siya yung ating protection. Kaya tinanggap natin to protect us daily. And then, i-comfort tayo kasi we are in this world. Kaya sabi niya, in this world you shall have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. Hindi po yung tribulation period yan, ha? Okay, hindi po yan. So, ibayan po natin palagi yung Friday na pagtalakay. Makikita po natin dito, dun sa John na yon, full of grace and truth. Verse 16, and of His fullness have all we received.
Ano yun? And grace for grace. Kita ho ninyo yun? Grace for grace. Biyaya para sa biyaya. Kaya tuloy-tuloy, tama yung statement ni Apostle Paul, for by the grace of God I am what I am. So, mahalaga po ito, maging bahagi po dito sa pag-aaral na ito. For the law was given by Moses in verse 17, but grace and truth came by Jesus Christ. Yeah, very clear po yung Jesus Christ, siya yung capital W in John 1:1 and John 1:14, na made flesh, na dwelt among us. Then full of grace and truth. God po yun sa John 1:1. Kaya tama yung 1 Timothy 3:16, God was manifest in the flesh. Para kilala po natin kasi itong ating Panginoon na sinasabi, kasi yun po yung magbibigay ng kaibang kaisipan, kaibang heart, damdamin, kapanatagan sa isip at sa araw-araw nating buhay, kahit na naman ang ating mga nararanasan gaya ng panahon natin ngayon, imagine for 3 months na ba ito? Kasi nag-start ng kalahati ng March, April, May, June, yan. No? So, 3 months na. Pero makita natin po yung kamay ng Panginoon sa life natin, mga kapatid. Tayo na po magpapatotoo niyan. Ngayon, dalhin po natin sa 2 Corinthians 8:9. 2 Corinthians 8:9. So, ito yung isang kahulugan ng the Lord is our protection, yung His arms beneath us for our comfort. Kasi yan ay means many things, at among the many, ito yung the deliverance of His grace. 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo yung pagsaklolo niya dito, that though He was rich, yet for your sakes, He became poor. I want you to notice that. Ito yung paraan niya para yung mga poor ay maging rich. Have you noticed that? Mayaman, nagpakaduka. Para yung kanyang karukaan, yun namang maruka, yun namang duka, yayaman. Kaibaho talaga. Kaibaho. Nakaka-inspire po talaga. Napakataas na Diyos, was made flesh, manifested the flesh, sabi po, full of grace and truth, right? The law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Ito po yun, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, para makuha na po natin yung kahulugan niya, yung pinakadiwa, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might be rich. Mga kapatid, ano ang magiging impact ito sa life mo? Pag ninanamnam mo ito, napakataas na Diyos, kung tutuusin, kasi siya yung naglalang ng lahat, nasa kanya nag-glory, everything. Wala na ho siyang hahanapin kung siya ay right, naghahanap pa. Wala na ho, kasi nasa kanya na lahat eh. Siya yung may lalang eh. Salita lang ho niya, lilitaw yun eh. Pero meron siyang ginawang makasaysayan para maramdaman ng tao ang kanyang pagkikir. Yung kanyang dakilang layunin na sa kabila na ang tao ay nakita na lang siyang naisilang, kaya nga siguro ang tao ngayon sasabi ko kung halimbawa na andyan pa rin lumalakad dito back and forth siya dun siya kasi Eva eh. Palagay ko ito, magra-riot din sila dun eh, dudungugin itong dalawa eh. Dahil sa inyo, nagka-problema kami, dahil sa inyo, nagkakasakit kami. Yung ganun siguro marahil eh. Eh yung attitude ng mga tao ngayon. Iba na ninyo nakikita yung riot sa Amerika? Isang patay lang yun, pero ang dami nilang napinsala. Dami nilang pinisala. Pinagkagastuhan ng mga building na ito ay bahagi ng kasaysayan, pinagdudumi. Alright, yung nananahimik na tao, naghahanap buhay, may business pinasukan, ninakaw yung mga... Ganun lang naman ang paraan ng mga yan. Kunwari, sama-sama yan. Para yan ay manggulo, manira, pag may sira yan, talagang magnakaw lang naman eh.
Kaya nga ho, meron tayong senior, yung pinost po natin, na senior natin. Eh, kunwari daw, nag-bomber sila dahil may namatay nga yung pangalan natin, no? Floyd ata yun, ano? Eh, nag-bomber morning ba yun? Tawa-tawa sila lumalabas doon sa pito nung grocery store or whatever, yung store yun, ano? Tawa-tawa sila, dala-dala nila. Oh, may ikin, na-picture, ano? Di nailagay sa buong mundo. O, yun ba yung classic? Tapos may simpatsya pa. Kaya ho, na at least gumalaw ang Panginoon patuloy kay President Trump. Nahaluan po natin ito para makita ho natin yung pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lang po yung dito lang natin tinitignan. No? Meron kasi may kaugnayan po yan sa prophecy na mangyayari po sa inaharap. Yan ang development, conditioning, etc. Para at least ang mga Kristiyano ay hindi na po tayo pwede magbulag-bulagan dito at mag-waste ng time. Eh, ako, palagi ako sinasabi, ako may paniwala, God allowed this crisis, itong pandemic na ito, para ito ay magbigay sa atin, kumbaga sa pagkukulong, preparation natin, ano, para pagbalik ng normal, talagang fully charged tayo bilang Kristiyano, challenge na challenge tayo sa salita ng Diyos. Kaya talaga nag-spend mo tayo ng more time sa prayer, sa salita ng Panginoon, bonding ng family. Kaya yun po yung nakikita ko ditong positive side nitong crisis na ito. Kaya mga kapatid, in everything give thanks nga. Tama po yun. Kaya ito ang dakilang layunin ng biyaya ng Panginoon. Though he was rich, yet for your sakes, he became poor, that through his poverty might be rich. So, ibig sabihin, yung kalagayan natin pagiging duka, poor, ay sumaklolo ang Panginoon para hindi tayo manatili sa ganong kalagayan, kundi magiging rich. Ang wealth po natin, primarily na inunang binigay ng Panginoon, okay, ay pang-eternal na kagad ang value yan. Ngayon, yung dito, yan, siya yung may diskarte dito yan. Maring ikaw ay pwedeng pagkatiwala ng ganito, kaya may enjoy mo yun kasi good heart ka. Wala kang ibang motive kundi lahat ng bagay na yung ginagawa, decision making, ay talagang binubuo mo na sa loob natin na yun ay para sa nenya, honor at glory. So, pakatandaan po natin yun. Kailangan palaging merong purpose ang bawat decision po natin. Anong motive mo? Bakit yun ang naisip mong gawin? Bakit pinaplano mong gawin yun? Okay, bakit? So, ayan po yung una nating aalamin. Ano ang motive mo? Anong purpose mo? Why you do this? Why you do that? And etc. Okay, bakit hinihingi mo ito? Bakit gusto mong gawin ito? Bakit gusto mong mangyari ito? What is your motive? Kaya nga dito sa 1 Timothy 1, 14 and 15, mga kapatid, totoo na natin pasing kasi yung biyaya, kasi ang biyaya nito, dala ng Panginoon para po ito'y isang paraan ng kanyang pagsaklolo sa kalagay ng tao. Yung general na kalagay ng tao, unang-una sa salvation, kasi hindi mo kayang bayaran yung eternal punishment, utang ng ating kasalanan, kabayaran. Wala tayong pag-asa. Kaya tama yung sinasabi ng Ephesians chapter 2. Okay? Na bilang hentil sa laman, 2:11, and then pagkatapos, pagdating doon sa verse 12, wala hong Christ, no hope without God in this world. Ang meron ho kasing promise, covenant ang Panginoon, ay sa lahing Israel, future pa yan meron. At yan nga ang millennial kingdom. Promise ho sa kanila yon. Ngayon tayo mga hentil, hindi ho actually kasama dyan. Ngayon sa pamagitan ng Hudyo na ito, na nagkataon tao, Panginoon, sa pagkataon tao, nagkaroon po tayo ng bahagi, alright, sa millennium. Imagine mo yun, kaya kaiba pa, special body pa, glorious body. Yan po yung magiging kalagay natin. While yung mga Hudyo sa tribulation period, no po, ay sila ay nasa natural body. Sila yung magmumultiply ng manganganak kasi nga
nakapangako sa kanila yun. Kaya doon nila ma-enjoy yung 1,000 taon na pamumuhay dito sa lupa under their king, under their Messiah. Kasi yung inihintay nila yan eh. Ala, kasi nasa scripture nila yun. Tayo ay, kumbaga sa kwan, sabit sa isang salita, and then, pero hindi ho basta sabit yun, kundi biyaya po yun. Itong Savior nito, Messiah, na kanilang inihintay, eh, mas dakila po ang nagawa niya para po sa ating mga Gentile. Imagine mo yan, mga kapatid, ano? Kaya pagdating ng Ephesians 2:13, pareho, Jew tsaka Gentile, salaman, ay nagkaisa sila sa one body na yan po'y tinawag na church. Okay, dugo po ang naging solusyon sa kalagayan nila. Eh mga kapatid, napakalaga pong maunawaan ng biyaya ng Diyos kasi napakalawak ng application nito. Basically, kailangan masave ka muna para ma-acquire natin yung relationship sa Diyos by spiritual birth. Okay? Hindi po by works. Hindi po by water baptism. Hindi rin po sa pag-anib ng kung ano-ano mga churches dyan. Okay? Kundi po ang body na tinawag na siya, spiritual body po yun. Sa verse 14, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Ang pananampalataya, ang pag-ibig na kay Kristo po yan. Kaya pag hindi po talaga, kaya nga po ang gospel ay ang nakasentro, yung person eh. That's the Lord Jesus Christ. Pag hindi po naniwala, ayaw paniwalaan ng tao tanggapin, yung pinadala dito na Jesus Christ, Savior, Messiah, the Anointed One, eh galit po, nananatili po yung wrath ng Diyos, puot ng Diyos nananahan doon sa taong ayaw manampalataya. Just John 3:36 po yun. Kaya kasi nasa kanya yung faith. Kaya nga makikita ninyo yung appearances ng salitang faith, yan po yung tinatag nating medium, paraan, para i-present mo na sa'yo yung good news. So it's up to you whether yan ay tanggapin mo o hindi. Paniwalaan o hindi. Nakasalalay po ang magiging next mo dun. Kung tanggapin mo, then gift of everlasting life will be granted. And then at the same time, the indwelling of the Holy Spirit. Simultaneous po lahat yun. And then yung forgiveness ng iyong kasalanan. Puro po yan si sealed. Kaya nga sealed. Tatak, kagad. Finished transaction. And then yung redemption, nabawi ka kay Satan. Nailipat ka from darkness unto light, from the power of Satan unto God. So yan po yung picture para ho naintindihan natin ang ating kalagayan kay Kristo na ating Panginoon. Para sa pamagitan knowing all this truth, ay magbibigay po ng kaibang encouragement, kaibang motivation, kaibang joy sa ating puso, desire and burden para po ay mai-contribute mo, magawa mo yung part mo as part ng one body na yon, kung paano hinalintulad sa physical body na maraming parts pero one body lang. Kaya yan po yun, mahalagang nga intindihan natin yan. Verse 15 ng 1 Timothy 1. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. So yan po kasi yung pakay niya, iligtas ang mga makasalanan. Question, sino bang mga makasalanan? Yung lang bang hindi nagpupunta sa church, nananambahan? Ano ba yung mabisyo, mga loko-loko dyan? Hindi, all. Alright, all. 3:23 ng Romans. All, lahat. Kaya he died for all eh. Kaya namatay siya, binayaran na niya, kaya nga yung kabayara, yung mga sa kasalanan, dinap na po niya dun sa hell. Nung i-offer po niya yung kanyang kaluluwa. Kaya dalawa po yung offering niya, body offering, para po yung sa physical aspect, mag-shed ng blood, and then yung soul offering, yan po yung mga term dyan. At yung soul offering naman, para naman po dun sa impyerno, wala ka ng pananagutan dun, if,
Alright, tatanggapin mo yung nagbayad. And at the same time, yung pagbabayad. Dalawa yun eh. Okay, pag tinanggap mo yun, kinilala mo kasalanan ka, that He died for your sin, for my sin, for our sins, and then magiging clear ka. Naidump na yung kasalanan mo doon, pero pag namatay ka, hindi ka napupunta doon para bayaran mo, tapos habang nandun ka, doon ka walang ililigtas. Hindi. Yan o yung idea iniisip po ng mga mangangaral sa iba't ibang mga malalaki churches ng salvation nila ay by works. Okay, by works. Eh, isipin mo, paano mong masasabi ang wika nga nila na ikaw ay ligtas na eh, di ka pa naman nadala sa impyerno para iligtas. Yun pong hindi nila nakuha. Yun ang hindi nila nakuha. Yun ang gusto nila munang mangyari. Kasi nga, ang kanilang nga paniwala, lahat po ng tao, whether mabait, hindi, no? Ay sila po ay hahatulang minsanan sa general judgment, hahatulan silang lahat ng Diyos. Yung mga mababait, alright, lalo na yung umanib sa kanilang religion, okay, and then sila ay dalalhin doon sa langit. Yung mga hindi umanib, kasi yun ang tinayong niyang sa iglesia, yung mga ganun mga idea, no? At talagang ginawa yung utos ng Diyos, eh hindi ginawa, may impyerno sila. Ganun po yung kanilang basihan sa judgment. Kaya yun po yung pagiging ignorant nila sa iba't ibang judgments in the Bible, kaya yun ang problema. Yeah, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, sabi ni Paul, of whom I am chief. Kita mo, ako yung pinaka-chief kanya sa malat ng makasalanan. Tingnan natin dito ang pangyayari kay Peter nung ginagawa nila yung kanilang responsibility. Isa sa mga nakulong, yung isa si James, pero pinatay na ni Herod. Ang next, kumbaga sa kanyan, ay nakakulong sila, parang nasa kulungan ng baboy. Alright, isa-isa nilang kinakatay. Well, si James nakatay na po sa chapter 12 ng Acts. Ang susunod si Peter. Pero merong mga concern ng mga believers, mananampalataya, na kung saan ay pinapanalangin siya. Pinapanalangin. At dahil din ang Panginoon may plano pa kay Peter, so siya po ay delivered. Niligtas ng Panginoon, nag-send siya ng angel. So yung pang-story. Kaya dito natin makikita yung salitang deliver. Oh, yung deliverance. Sa verse 11 ng Acts 12, ito po yung time na nung siya po ay na-delivered na mula po sa kamay ni Herod, no po. Alright, doon sa kapahamakan, ito yung mangyayari dito. Kasi parang wala sa sarili niya, di niya namalain kung ano nangyari, paano nangyari yun eh. Yun po yung inisip niya. And when Peter was come to himself, he said, "Now I know of surety that the Lord hath sent His angel and hath delivered me out of the hand of a Herod and from all the expectation of the people of the Jews." Kita nyo, that is how the Lord delivers. Gumagawa ko siya ng paraan. Kasi nga, God's succor, yung ating topic, ang pagsaklolo ng Diyos. So, ang isang paraan para matawag natin ikaw ay nasa kamay ng Panginoon ay dahil po doon sa deliverances ng kanyang biyaya. Kasi si Peter, so na-deliver siya rito out of the hand of Herod, so hindi ho siya rito nakatay. Kaya po yung bagay dyan, no? Then nakasalumuha siya ng mga kapatid na nagpipray para sa kanya. Alright, 2 Corinthians 6, 1 and 2. 2 Corinthians 6, 1 and 2. Para makita ho natin ang kahalagahan po ng pagsaklolo ng Panginoon. Para ma-realize natin, mga kapatid, ikaw nakikinig. Kasi kung misyon ito ay parang hindi nararamdaman yung kahalagahan, the value, the highness of this short kind of deliverance na ginawa ng Panginoon. Kasi ang introduction ng Biblia sa kanya sa John chapter 1
yung pong Grace. Nung siya'y maparito, dala-dala niya Grace. Kasi yung biyaya, sabi ng Romans 11:6, mga kapatid, nakikinig ka, hindi yan sa works. Hindi sa works mo. Hindi sa works ng tatay mo para sa'yo, walang ganon. Okay? Kundi ito ay works mo, kasi yun ang gawain sa law. Kanya-kanyang works talaga yan. Kanya-kanya talagang effort para maka-establish ka ng own righteousness mo. Yan ang 625 ng Deuteronomy. Keeping the law, the whole law. Yan po yung term dyan. Kaya pag masipag kang gumawa, talagang dedicated ka, eh dumating yung time na mag-end ng life mo, saved ka. So, yun ang salvation nila. Faith plus works. Tayo ho, grace through faith. Yan po yung tayo, no? Biyaya niya through faith kasi yung pananampalataya, yun po yung naging means. Hindi ka ho maiin sa grace kung wala kang pananampalataya ng Romans 5:2. Well, 5:1 and 2. So makita natin sa 2 Corinthians 6:1 and 2 para ma-appreciate natin mga kapatid kasi marami sa ating mga Kristiyano hindi ho in-appreciate actually ang ginawa ng Panginoon sa life nila. Nabinigyan sila ng eternal security assurance habang tayo'y nabubuhay rito ay may commitment siyang di tayo iwanan ng pababayaan. Save ka na, wala ka ng problema doon sa pang-eternity. Sa araw-araw na buhay, applicable pa rin ho yung biyaya ng Diyos para ikaw ay saklolohan sa isang kalagayan na nangangailangan ng saklolo. At ikaw na rin makapagpapatotoo how many years ka nang ligtas. Alright, marami ka nang pinuntahan lugar hanggang ngayon buhay ka. Ala pa naman sigurong nabawas kayo, kahit isang tinga lang, isang daliri, whatever. O maaaring yung iba kung meron man. Pero ang kabuan mo, ligtas ka physically. Sa mga mapanganib na mga bagay na nagaganap dito sa lupa, paglalakbay back and forth, nakakasaluma kung sino-sino ang klaseng tao, pero nakikita mo yung galaw ng Panginoon. Kaya lang, hindi ko talaga lubos maintindihan why so many professing Christians pagdating sa oras ng Panginoon ng pakikipagpisan sa atin ay walang excitement, walang desire. Pero pagdating ng mundo, pleasure, excited, gigising ng maaga, alright, ayaw niyang pahuli, baka mamaya aalis na yung bus, may iwan siya, ay magiging malungkot ang buhay niya. Ayan. Alam nyo, mga nangangyari yun, no? Tanggapin na ho natin ang katotohanan. But mga kapatid, at least, by the grace of God, you are what you are now. I am what I am now. Pakatandaan mo yun. Kaya dito, we then as workers together with Him, kasi ito po yung katapat ng Ephesians, ano, yung 1 Corinthians 3:9. Workers together with Him, that's the Lord, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Ako'y nagsusumamo sa inyo na sana hindi nyo tinanggap ang biyaya ng Diyos. Hindi nyo tinatanggap ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Nag-expect ang Panginoon ng makabuluhang response, reply, paggawa ayon sa kanyang binigay na instruksyon, mga kapatid. Mabigat itong pananagutan na ito sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Solamente, paghihirap niya yun, trabaho niya yun, pagbabayad niya yun, walang kulang doon. Sufficient yun, complete. Ang hinahanap lang ng Panginoon dito sa practical aspect, wherein nagmumove ang ating mga physical bodies diyan. Kung kailangan ang mga bodies natin, i-present natin as living sacrifice, holy acceptable unto God, which is our reasonable service, yun ang hinahanap niya. Pero ganun pa man ay sa kabila ng mga hindi nagagawa ng karamihan kung hindi man na konti, okay, ay nandun pa rin ang pagsaklolo ng Diyos sa iyo araw-araw. Sige, para mag-isip tayo, no? Sa araw-araw. Hindi mo ba naisip yun? Araw-araw ka pa rin sinasaklolo ng Diyos.
pangangailangan mo, nakakulong ka sa bahay, lalo na hindi ka nakapagtrabaho, pero nakaraos kang kumain. Pagtulog mo, pinrotektahan tayo. Pagising, nakatayo ka. Okay? Hindi nanigas yung mga paa natin, nakabaluktot, tapos hindi na naunat. Ang dami natin pasalamatan. Habang natutulog tayo, nakapikit ang mata natin, and then nabuka ka, bumuklat. Ito'y sabihin na natin malilit na bagay, pero alam mo, tignan mo lahat yung ginagawa ng Diyos. Pwede naman niyang magawa na hindi na bumuka yung mata mo, hindi mamumroblema kang malaki. Hindi ka makapagtrabaho ngayon kasi hindi ka makakita. Hindi ba natin nare-realize yun? Mga kapatid, kaya ang lingkod na ito ay nananawagan. Huwag nating biruin ang buhay Kristiyano. Katiwala tayo ng Diyos sa buhay na ito. Plus, yung mga bagay that we possess. Ang kailangan ho lang natin dito, sa panahon na kanyang dinadaglish sa buhay natin, gamitin na natin para sa kanyang pangalan, honor, and glory. Kaya sabi nung verse 1, we then as workers together with him beseech you also, that you receive not the grace of God in vain. 2, for he saith, sinabi niya, I'm God, I have heard thee in the time accepted. Pinakinggan kita nung ikaw ay panahon na kailangan ay may matanggap ka galing sa akin. The time accepted. Kailangan mong tulong. Kailangan mong itong ganito. Pinakinggan kita. Ito po yun. Ay, makukonsyensya ko tayo rito sa salita na ito, matindi ito. And in the day of salvation, sa araw ng kaligtasan, hindi kaluluwa, sabihin na natin, una-una kaluluwa, pangalawa, yung everyday nating buhay. Walang-wala ka, naligtas ka doon sa tuloy-tuloy na pagkagutom. Bang pagkatapos yung mga mata mo, manglalalim na yan. Parang butot balat ka na lang, kasakit ka pa. Pero niligtas ka sa Panginoon sa pagiging ganun ng sitwasyon, papuntang sitwasyon na yon. Hey, by so called thee, behold, now is the accepted time, behold, now is the day of salvation. Sa araw-araw, mga kapatid, araw-araw pa rin na dapat makaligtas tayo sa mga panganib, mga sakit. Maraming bagay, now is the day of salvation. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, yung biyaya ng Panginoon na nag-ooperate, nilalaan po sa atin, huwag nating baliwalain, huwag mong maliitin, pasalamatan mo, enjoy it, and then kung ano ang pwede nating magawa na ayon sa kanyang binanggit, sinabi, inuutos, ini-instruct, gawin mo para naman in return ay madulutan natin siya ng kasiyahan, kapurihan at kaluwalhatian. Para naman yung mga taong tumitingin sa atin, na mga witnesses na yan, nagmamatsyag, ay mapatunayan nila sa ating buhay, bagong ang nilalang na ito. Iba na yung ugali niya. Puro Panginoon ang kanyang binibigay na unang-una sa buhay. Yun po yung kanilang mapiperceive. Sino malulula atin doon? Ang Panginoon, in return, at least, kumbaga sa score, naragdagan sa score mo yun. Ganun lang po yun. Kaya 2 Corinthians 12, 7 and 9, and then punta na tayo sa point number 2. 2 Corinthians 12, 7 and 9. And lest I should be exalted above measures, through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Ito po yung account na kung saan ang Panginoon nang siya po ay ma-stone, nakahandu siya yung body niya, tapos dinalang pansamantala ng Panginoon sa third heaven, pinakita ng Panginoon ang third heaven sa kanya. Then something sila ay nag-uusap doon. Kaya may revelation, may nireveal lang Diyos sa kanya. Ngayon, kung totoosin mo yung revelation binigay ng Panginoon sa kanya, ay pwedeng lumikha sa kanya ng pagyayabang, pagmamapuri, pagmamataas. Pero hindi ho yun pinahintulot ng Diyos kasi basa niya yung heart ni Paul na wala siyang ganung hangarin. Kaya nga, ang ginawa ng Panginoon, inalaw si Satan para mabigyan siya ng thorn in the flesh.
para for the time being, ha, yung revelation na yon ay hindi niya ipagyabang. O yun po yun. No? Pero nung maranasan niya yun, siyempre masakit. Lalo ng Panginoon sa life niya, for these things I besought the Lord thrice. Tatlong beses siya dun sa verse 8. That it might depart from me. Tatlong beses ha. And he said unto me, sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, ito yung naging reaction ni Paul, conclusion, most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, sa aking mga kahinaan, karamdaman, mga sakit, ganito, that the power of Christ may rest upon me. Ayun pala yung sikreto. Kaya pag meron pong naranasan ng mga mabibigat na bagay sa life natin, mga kapatid, okay, pinapalalahanan tayo na ang biyaya ng Diyos sufisyente to meet your needs. Masaklolohan ka para makapagpatuloy ka sa paggawa ng makapagluwalhati sa Kanya. Yan po yung point niya dyan. Kaya yung kalakasan ng Panginoon is made perfect in weakness. Kung may kahinaan kang nararanasan, whatever, yung strength, kalakas ka ng Panginoon, magiging sufisyente. Perfect in weakness. Kaya yung naging conclusion ni Paul, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Yung pala yung sikreto doon. You want to experience yung power ng Panginoon? Any situation na meron po tayo, kailangan may gladness. Yan, no? Most gladly therefore, I will glory. Magsaya ka. Kailangan hindi nagbabago yung pagmumukha natin, hitsura natin. Na natili pong ganon, masaya. Talagang dahil ang Panginoon ang siyang kabuuan ng life mo. Kaya sabi ng Colossians 3, He is our life. Okay? He is our life. So, yan po yung isang maganda riyan na napansin natin dyan. Ayan. Tingnan natin yung pangalawa, yung the joy of His victories. Ito po isang bagay na magbibigay sa atin ng protection, yung kanyang tagumpay, at saka yung pagiging masayahin ba, yung joy of His victories. Sa bawat tagumpay, may kagalakan. Totoo hindi. Meron. Although mahirap ang dinaanan mo, maraming magpapatotoo yan. Totoo yun. Maraming dinaanan mo, ups and down, napaka maraming struggle, everything sabihin na natin, difficulties. Pero sinubaybayan ka ng Panginoon until dumating yung time na pinarealize niya sa atin unti-unti by His word, etc. Natuto tayo. And then, ma-realize natin na siya yung kasagutan. He is the answer. Nakita ninyo ito sa likod ng, ito sa harap ng mga libro. He is the answer. Sinagot niya ang problema ng kasalanan, pang-eternity, kabayaran. Sa araw-araw ay nandyan po yung kanyang sufficient grace. Para ito po yung palaging gagamitin niyang sumaklolo sa iyo. Eh kung yun, ito ha, think about this. Eh kung yung pinakamahal na bahagi na kailangan ng tao na ito, yung pinakaproblema niya, pag namatay siya, eternity, walang hanggan doon sa impyerno, susurugin tayo. Imaginein mo yun. Yun ang pinakamahal, pinakamahirap na parte ng kalagayan ng isang makasalanan, and yet, by the grace of God, inalay ang kanyang mismong sarili to pay the penalty of our sins. Para hindi mo nababayar doon sa impyerno, provided kung paniniwalaan mo tatanggapin. Kaya ganun lang po yun. Pag amin na you cannot save yourself, kailangan humingi ka ng tawad kasi ang basihan ng pagpapatawad, yung shed blood ni Kristo, ang basihan na igagrant sa'yo yung redemption, pagtubos, yung payment ni Kristo. Kaya po yung bagay na dapat nating maisip. The joy of His victories. Umpisa natin sa Psalm 98 verse 1. Bawat victory po may joy. Alam kayo ba hindi masaya na sa mga nakaraang mga araw ng COVID-19 na ito, nakapag-survive tayo.
The question is, who gave the victory? The Lord. Kahit paano nakakain tayo, then who gave the food? The Lord. Diba? Kahit paano ay nananatiliting safe, so who gave the Lord ng safety? Who gave? The Lord. So siya ang bang nagbigay. Kaya ang kulang lang po sa atin, yung pag-exercise, yung inuugali natin, yung pagiging thankful. Parang bagang, kundi ako, ay, delikado ka dyan. Delikado ka dyan. Psalm 98 verse 1, O sing unto the Lord a new song. For He hath done marvelous things. His right hand and His holy arm, kita natin kanina yung intro natin, hath gotten Him the victory. Isipin mo, imagine mo sarili mo, yung isang kamay nakayakap sa iyo, isang kamay, yun ang kinakanlungan mo. Kumbaga sa kwan, yan ang iyong inuupuan. We are totally under the arms, mighty arms ng Panginoon. Kasi nga, yan ang paraan ng kanyang pagsaklolo. Kaya hindi ka na makakaagaw sa kanya. Tama yung John 10, 28 and 29. Wala nang makakaagaw sa kamay ng Panginoon at sa kamay ng Father. Yeah, pakatandaan, ganyan po nagkakaugnay ang mga talata. 2 Timothy chapter 4 verse 14 to 18. Pansinin niyo, naranasan ni Pablo 'yan. Ito, mabigat yung naranasan ni Pablo. Wala namang kasalanan actual si Pablo rito, kundi lang pangaral ng Panginoon. Pahayag yung mabuting balita. Alright, sa iba't ibang regions. Alexander the Coppersmith, 2 Timothy 4 verse 14 hanggang 18 po tayo. Alexander the Coppersmith, napakahirap palang pangalan tong Alexander na ito, no? Coppersmith, did me much evil. Kita niyo ang gawain nito? Hindi niya kinikilala na binigyan siya ng trabaho ng Panginoon, Coppersmith, no? Ito yung mga manggagawa na kumbisyan, yung patos siguro ng kabayo, ganyan, at iba-iba yung mga sinasabi, ito, itak, yan. The Lord reward him according to his works. Yun po yung maganda. Kaya ang Panginoon, ayaw niyang gumanti kayo, mag-pray ka lang, sumbong mo sa tatay. Yun po yung palagi ko sinasabi. Pag merong bumabasto sa iyo, para pagkang pinepersecute kayo kung ano ang ginagawa nilang masama, sumbong mo sa Panginoon, sa tatay. Kasi tatay natin yan eh. Ayun naman talagang tendency, di ba? Noon, pag may mga bata, naranasan ko yan eh. Sino nakaranas nito? Kaya text nyo sa akin. Nung malit kayo, kumisan na ikaw ay naaway. Kasi tignan mo, lalo na kung ikaw ay binatukan, sa tingin mo, di mo namang kayang labanan. Lalo lang lalala yung pananakit sa'yo. Ano ang unang expression sinasabi ng bata pagkatapos aalis, umiiyak? Kaya yung bata, pagkatapos tumutuloy yung uhog, talagang kinukad na sa kamay niya. Ano sasabihin niya? Susumbong kita sa tatay ko. Susumbong kita sa nanay ko. Puro ganun, di ba? Yun lang po yun. May katotohanan po sa kalagay ng isang Kristiyano. Pag mayroong mga ganun sitwasyon, sumbong mo sa tatay. Ang gaganti. Kasi sabi na ng Panginoon, huwag kayong gumanti, akong gaganti. Vengeance is mine. Avenge not, vengeance is mine. Sa Panginoon yun. Kaya sumbong mo. Although kahit hindi mo na sumbong, alam niya yun. Pero kailangan i-practice natin yung ganun. Kasi relationship ang pinag-uusapan. Although lahat ng bagay alam ng Panginoon, but we need to exercise that right to enjoy at talagang magigitabi. Di ba masarap, tay? Minamalita ko, binabastos. Di ko naman sila kaya. O, di ba ganon? Di ba? Yun po yung gusto niyang paranas sa atin. Ulitin natin ang verse 14 kasi masarap po yung mga ganitong pag-uusap para malasahan natin yung ating relationship sa Panginoon, mga kapatid. Mga kapatid. Simula po ng ating kalagang bilang makasalanan, sumaklolo ng Panginoon. Sa araw-araw nating buhay, haulong ka ng ligtas. Bago ka pa ligtas, kahit paano may ginawa ng Panginoon kasi ang ultimate goal niya, your salvation, yung kaluluwa, soul salvation.
sa araw-araw, binibigyan tayo ng opportunity bilang co-laborers ng Panginoon para naman magpatotoo. Kaya tama yung Galatians 6:10. Habang may opportunity, let us do good unto all men. I-apply naman natin ngayon para magkaroon ng katuparan yon, yung love thy neighbor as thyself. Eh kasi halimbawa yung mga tao inaaway, minumura mo, karamot-ramot mo, meron ka, di ka mag-share, something like that. Eh ngayon, paano ka mag-expect mawiwin mo yan? Walang katibayan makikita sa'yo. So, think about that. Kailangan ho talaga may kabaitan tayo talaga, love thy neighbor as thyself. Yun ang pangalang utos eh. Alexander the Coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. 15. Of whom, sabi ni Paul, sabi niya kay Tim, be thou where also. Sa kanya mag-iingat ka. He hath greatly withstood our words. Hindi lang ho, simple. Talagang kinokontra sila. Hindi, greatly withstood our words. Binabastos, dinidibate. No? Kinokontra yung sinasabi nila Apostol Pablo. Sabi ni Paul sa verse 16, at my first answer, walang no man stood with me. Wala akong naging karamay na manindigan laban sa kanya, sumagot sa kanya. But all men forsook me. So ano, yung pagiging ganung situation, alright, binobombard ka talaga ng mga pag-atake sa sinasabi mo, pag-kontra sa sinasabi mo, eh walang ni sino man tao na nanonood doon, nakikinig, nakapaligid, na tumayo, nakasama niya. Wala. Siya na lang yung mag-isa. Nakaranas ka na ba ng ganon? You're just alone? Pero ito lang ang solusyon. I pray God. I love this. That it may not be laid to their charge. Ganda pa ng prayer niya. Na sana yung ginawa nila ay huwag gantihan ng Diyos kung magasakuan yung ginawa nila sa kanya. Kundi hindi mo niya pinag-pray, Lord, sana ba pagpapatayin mo ng mga yan? Alright, ibaon mo ng buhay. Walang ganun eh. Wala eh. Wala akong nakita rito eh. Kasi nga, love thy neighbor as thyself. Ang una kasing layunin ng Panginoon, basta't nakapagsalita ka ng salita niya, bahala na dun sa nasalita mo. Kung ano ang reaction ng tao, siya na yung mananagot dun. Pero pag, ulitin ko po ano, pinapakita lang ng Diyos dito ang nais ng Panginoon, basta't about Him, about the gospel, good news of salvation, magsalita ka kahit paano kapatid. Yan lang po yung point dyan ha. Magsalita ka, mag-share ka, bumato ka ng salita. Pag-ibig ng Panginoon, sakripisyo ng Panginoon. Yung good news, walang ibang namatay para sa ating kasalanan. Yung mga ganun bang kwento, no? Nag-share ka, kundi po Panginoong Jesucristo. Hindi po yung ating church na kinaaniban. Hindi po yun ang napako sa krus. Yung pong Panginoon na person ang napako sa krus. Alright, nag-shed po ng blood. Parang ganun lang, diretso mo. Nung mamatay siya, nilibing po yung body niya. Tapos, ang magandang balita doon, katlong araw na buhay siya muguli. Na ibig sabihin, sino man hong kikilala, tatanggap sa kanya. Kasi siya ko yung savior eh. Kailangan eh, bilang manunubos, kailangan eh, patubos ka sa kanya. Kasi siya lamang may kayang magbayad. Ikaw, wala tayong pagbayad. Eh, eternity pang pinag-usapan doon eh. Mang ganun ba? Ngayon, eh, hindi. Kukontra-kontra, mamimilos mo, tatawanan ka, kukutsain ka. Maring may kasama pang batok, sipa, ganun. Babatuhin ka. Yung mga ganun bang karanasan, no? I pray God that it may be not be laid to their charge. 17. Ito yung maganda. After nag-pray si Apostle Paul, ito yung naranasan niya. Notwithstanding, the Lord stood with me. Iyon. Yan po yung masarap. Ikaw, ayaw mo ba kapatid sa anumang sitwasyon na kalagayan, whether yan ay COVID-19, whether yan ay nandun po sa kalagitnaan ng mga taong nagmisa, nakakaroon ng kamarahil ng hiya, ayaw mong bumanggit about Jesus Christ, nangangamba ka marahil, natatakot na baka mamaya magalit sila, pangalawa lalayo sila o tataboy ka, o mawawala ka na ng close friends, yan po yung mga kinatatakutan ngayon ng mga Kristiyano eh.
yung kinatatakutan mo, no? Yung mawala na siya sa buhay mo. Hindi ka rin ba natatakot kung ang Panginoon mawala sa buhay mo? Sige, kasama mo na sila. Eh kung kaya ang Panginoon mawala sa buhay mo? Sige nga. So ito po yung dapat natin pag-isipan. Kaya ang ganda ng 17, notwithstanding the Lord stood with me, hindi lamang ganun, and strengthened me, that by me the preaching might be fully known. So ito po yung gusto ng Panginoon na makita na ginagawa ng bawat Kristiyano. Ano man po yung nagiging hadlang, pray ka lang, pag nakita ng Panginoon, decidido ka talaga, you are determined na ibahagi yung good news of salvation, kay may tatanggap o hindi, kay makikinig o wala dun sa mga kinausap mo, kanila na po yun. Ngayon kung nag-react silang something na tulad ng ganitong karanasan, pray ka lang, hindi ng Panginoon kikilos yan, tatayong kasama mo. Aalalayan ka dyan, bibigyan ng kalakasan upang yung nice niyang may preach, yung kinaukulan o mga something na salita niya na gustong ipaabot at that very moment sa mga taong kinaukulan ay magkakaroon ng katuparan. Might be fully known in that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. Kita nyo? Pagpatuloy mo lang, huwag kang matakot, maninindigan, tatayo ang Panginoon, magiging kasama mo, palalakasin ka niya, o magkakaroon ng katuparan. And then, I was delivered out of the mouth of the lion. At nagbigay pa ng assurance ang Panginoon in verse 18, and the Lord shall deliver me from evil work, every evil work, and will preserve me unto His heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen! Yan po yung ating nakita rito. Kaya yung deliverance of His grace, marami na po nakaranas nun. Kayo na po rin magsasabi, papatuto, sa araw-araw, for more than 2 months, napailalim tayo sa crisis na ito, sinaklolohan tayo ng Panginoon sa ating pangangailangan, sa safety na kailangan natin. Amen? Totoo po ito. Ang kailangan po natin dito talaga, marandaman mo kapatid sa heart mo, ang realidad na sinasabi ng Panginoon. Colossians 1:11, strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness. Kita niyo yan? Ano yung second point natin, mga kapatid? The joy of His victories. Kasi sa bawat gawa, kailangan may saya ang puso. Kasi taus puso mong ginagawa eh. Whether ang tao, tanggihan niya o hindi, makinig o hindi, kanya na po yun. Ang part natin is to speak. Sabihin, balita. Yan lang po yung part natin. Pero huwag mong alisin yung prayer before you do that. And then, pwede mong gawin yung ikling prayer, pabulong bigla sa Panginoon. Okay? Habang po ay nakakaranas ka ng may mga kontra, Lord, siya, ikaw na pong bahala sa kanila. Ano ko ay magkaroon ng kaluwagan pagsasalita ang Panginoon, mahal lang ay kung bahala sa kanila. Alam mo, yung mga ganung yung instant prayer yun, yung tinatawag sa Biblia. Romans chapter 12, instant prayer. Yun po yung instant prayer. Makikita mo kikilos ang Panginoon. Kikilos ang Panginoon. Kaya sabi po ng Colossians 1, ito po, 1:11, strengthen with all might. Diba siya nagpapalakas? Kasi siya yung nagpalakas kay Paul. You know? The Lord stood with me and strengthened me. What kind of strength? Sabi dito, strengthen with all might. According to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. Pagkatandaan mo, kung makikita mo yung chapter 12 ng Panginoon, no? Yung book of Hebrews chapter 12, di ba? In-endure niya yung cross, may joy. With joy, endure the cross. Ang wika po. Isipin mo yun. Ang bigat, ang hirap nung dinanas niya sa cross. Pero may joy siya. Ito yun, ito. Oh. Kasi ang Panginoon magbibigay sa'yo ng kalakasan.
mag-strengthen sa'yo. According to His glorious power. And to all patience, makakayanan mo na yun. Patience, long-suffering with joyfulness. 1 Corinthians 15:57 and 58, then we'll go to the last one. Pansinin natin, victory, we are talking about joy of victories. 1 Corinthians 15:57, verse 58, but thanks be to God, amen, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang tagumpay sa pamagitan ng Panginoon. Iyon naman ang nakita natin kay Pablo dito, di ba? Nagtagumpay siya. Na-preach po niya yung salita ng Diyos, fully known, the preaching. That the preaching may be fully known. Anong ginawa ng Panginoon? Nanindigan ng Panginoon kasama niya, and then pinalakas siya. Ito, very clear yun. But thanks be to God, yan po yung hinahanap ng Diyos, yung mapagpasalamat. Wala ako siguro masasabi ko, kapag ang Kristiyano mapagpasalamat, makikita mo talaga yan sa aksyon, yung kanyang treatment sa Panginoon, pagmamahal sa Panginoon, respeto sa Panginoon, pasasalamat sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon, pag-aalay ng kanyang body, living sacrifice. Kahit na ho yan ay makakaranda marahil ng panghina, pinipilit pa rin niya may joy sa kanyang puso, ang manambahan, makiisa sa gawain, yung mga ganun. Parang naalala ko po Sister Mirna ng aking may bahay. My dearly beloved wife. Alam niyo po yung naging situation niya nung naging last moment niya na nung siya ay medyo nakabawi ng lakas, pinipilit po niya magsamba. Andun po. Kasi medyo siya sa heart eh. Na ang mga ganong ginagawa, hindi ko kalilimutan ng Panginoon yan. Kaya tiniis po niya yung pain ng body, patiently, long-suffering, with joyfulness. Yan po yung nakita ko sa kanya. Masyakit na po yung pakiramdam niya, pero nandun pa rin yung design niya, manambahan. Kasi po yun ang joy niya. Na sana mga kapatid, kung tayo nakakaramdam ng konting something, pilitin mo, manalangin ka lang. Kasi yun ang hinahanap na attitude ng Panginoon, yung may desire ka. Hindi yung magiging dahilan, nakaramdam ka lang ng konting karamdaman, sakit ng ulo, parang malaki na ang yung dating sa'yo. Kaya na-miss mo yung pananambahan. Hindi mo tiniis patiently, pray ka. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Ano ba yung magiging attitude mo pag dumarating yung ganon? Pray ka lang. Kasi ang gusto ng Panginoon makita yung desire. Kasi patient din talaga, long-suffering, with joyfulness. Thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang victory na binibigay ng God the Father ay sa pamamagitan ni Jesus Kristo, hindi sa pamamagitan ng sino paman. Alright? Hindi, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Kaya po ang habilin ng challenge, encouragement, therefore my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know your labor is not in vain in the Lord. That's Bible. Kasi yung joy of victories. Sa bawat tagumpay, every day, nagkaroon tayo ng battle, spiritual battle, struggle maghapon marahil, pero nakaligtas tayo ng mga panganib, nakaraos tayo, nakarating ng time ng pagtulog, and then iniingat tayo ng Diyos buong magdamag, and then ginising tayo sa umaga, and may lakas po tayo, binigyan ng pagkainan, almusan marahil. Yung iba, okay lang sa kanya, late na yung almusan, ganon. And then, binigyan ka ng lakas, protection sa yung paglalakad back and forth. Ang daming ginagawa ng Panginoon. Kung ang Panginoon, ang mga kapatid, ugali lang po natin mapagpasalamat. Wala hong dahilan na tayo mag-fail sa ating mga duty and responsibility to worship Him in spirit and in truth. To study His Word, to hear, listen sa kanyang mga pagtuturo. Mga kapatid, yun po yung nakikita ko sa Biblia.
Let's go to the last one. So just remember that. Alright? Yung deliverance of His grace. Deliverances of His grace. The joy of His victories. And then yung pangatlo po, the attention of His care. The attention of His care. Ito po yung mga talata. The attention of His care. Pag-attention, kasi you are in need, you are in situation na kailangan po ay mabigyan ka ng attention. Mabigyan ka ng attention. At ang Panginoon ang gagawa po niyan. Attention of His care. Care niya. Kaya sa araw-araw nating buhay, mga kapatid, naniniwala ka ba ng Panginoon ay He cares? You believe that? Naniniwala ka ba sa mga nakaraang araw, yung pagkikir ng Panginoon sa'yo, pagmamalasakit, sa araw-araw ay nakita mo ba? Na-experience mo ba? If your answer is yes, yun ang atensyon niya. Nabigay. Nabigyan ka ng atensyon. Nabigyan tayo ng atensyon. Question. Nabigyan ba natin ng atensyon yung bagay na makapagluwalhati, makapagbigay ng karangalan, kapurin sa kanya? Nabigyan ba natin ng atensyon yun? Yung salita niya, nabigyan ba natin ng atensyon? Alin ang more than? Yung salita niya, more than the gadget? Or gadget, more than sa salita niya? Prayer, more than sa chatting? Or marami yung chat with others kaysa sa prayer? Ganun lang po natin i-analyze yung life natin. Ano ang mas priority na inatiran natin sa ating buhay? Binigyan ng attention, in other words. The attention of His care. Tingnan natin yung Isaiah 40:11 and 10 and 11. Isaiah 40:10 and 11. Mahalaga po ito na maging aware tayo, mga kapatid, sa mga pagsaklolo ng Panginoon. Kasi nga, nakayangap yung isang kamay niya, tapos nakasalo sa'yo yung isang kamay niya. Yan ang protection at saka yun ang kanyang pagkikir. Okay? Kaya magiging maganda panatag yung pakiramdam mo. If you are aware that you are in the arms of God, we are in the arms of God. Every day, for how many years na, alam mo yun. Di natin pwedeng ignore yun, totoo yun, that's fact. Alright? Reality po yan. Isaiah 40 verse 10 and 11, Behold, the Lord God will come with His strong hand. I want you to notice that. And His arm shall rule for Him. Behold, His reward is with Him and His work before Him. Ganda ng term niya dito, no? Anong gagawin niya? He shall feed His flock like a shepherd. He shall gather the lambs with His arms. Pansinin ninyo. Para bang hindi ba nakakita na kayo ng picture na yung Panginoon ay hawak-hawak niya yung mga maliliit na lambs, kanlong-kanlong niya. Yan po yun. He shall gather the lambs with His arms. Diyan po kinuha yun. Yung idea na yung picture na yun. Carry them in His bosom. Pansin mo yun, gano'n, di ba? Mga ganong picture. And shall gently lead those that are with young. Kaya yung mga malalakas na, kayang-kaya na nilang lumakad, pero yung hindi pa kaya lumakad, no, medyo yung nangihina, ay kinikiri ng Panginoon yun. That is His attention of His care. Yung mga nakakalakad, ito lang ina-analyze niya. That is the attention of His care. Okay, He shall feed His flock like a shepherd. He shall gather the lambs with His arms and carry them in His bosom. And shall gently, gently lead those that are with young. Mga kapatid, kayo mga magulang, tayo mga magulang, no? Pag may mga maliliit tayo, mga anak, mostly yung attention natin ay nandun sa kanila. Itong apo,
24/7 ang atensyon ng magulang sa kanya. Bata pa eh. Ganon din ang isang nagmamahal na magulang pag nawawala sa kanyang paningin, pananaw yung anak, hinahanap. May mga anak na naliligaw lalo na pag sila'y napunta kung sa ano-anong maokasyon. Tapos may panawagan na nawawala itong bata na ganito itsura, ganitong damit, kanya. So, pag narinig ng magulang yon, kasi hinahanap niya, wala yung anak niya, ano, magkikir ba siya? Dinidescribe na, alam mo yung ganun yung kasuotan ng anak mo, ganun yung taas niya, ganitong itsura niya, ganito yung pagkakilanlan. Bahala ka, buwisit ka sa buhay mo, ganun ba yung magiging reaction? I don't think so. Excited ka, halos magpapatira pa ka na hanapin yung nag-a-announce kung saan yung bata. Yun po talaga yung realidad. Ang Panginoon, mas matindi pa dyan. Alam niya yung hindi makalakad, inaalalayan yan. Alam niya yung nangangailangan, pinapakain niya yan. Yung nakakalakad, talagang inaalalayan pa rin yan. Marami pong pagkikir, attention of his care. Kaya lang, marami po sa atin marahil na mga professing Christians ay wala ho tayong care, walang pagmamalasakit naman sa mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa ating buhay. Yung mga bagay na dapat ho natin bigyan ng priority sa ating buhay, ito ho ay nai-ignore ng marami sa atin. Kaya hindi ho naluluwalhating lubusan ng Panginoon. Palagi ho siyang magtatanong kung wala ho ang marami o ilan. Where are the nine? Where are the nine? Hindi ba sampu ito? Bakit isa lang ang bumalik? Bakit isa lang nagsamba? Nagtatanong po ang Panginoon. Pag meron pong tumalikod, hindi na nagkaroon ng talagang desire, excitement, to present his body as a living sacrifice. Sabi niya, will you also go away? Will you also go away? So, yan po yung mga tanong. Ang isa pang katanungan, good master ang wika. Maaring lahat po tayo nananalangin ganito. Bakit mo ko tinatawag na good? Siya lang ang good. O kaya, may pagkakataon sa buhay natin, na tayo tumatawag sa kanya, Lord, please po, tulungan mo kami. Lord, Lord, puro tayo ng puro Lord. Tapos may tanong siya, bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Di mo naman ginagawa yung aking kalooban, yung aking sinasabi. So lahat po ito ay question na pabalik sa atin. Pag nandun tayo sa ganong klaseng attitude, ganong klaseng spirit, ganong klaseng practice, asahan mo na yun, para dun sa iyo din yung question na yun. Sa akin, sa ating lahat, yun po yun. Ganun. Eh, kaya nga naisulat yan for our learning. To remind ang bawat isa po sa atin para maiwasan yung dapat maiwasan. Kailangan ho ay maging aware tayo sa kanyang attention of his care. The attention of his care. 2 Corinthians 8:15 to 17. 2 Corinthians 8:15 to 17. As it is written, he that hath gathered much nothing over. Ito yan, talagang bibigyan ka ng Panginoon, yun talagang eksakto. Kasi may tendensya, pag sumusobra, ay wala na ho. Nag-iiba na ho yung ating attitude. Kaya sabi niya, kasi alam niya, hindi mo pa may handle eh. Ay, maraming karanasan yun, sa totoo lang. Kayo, nakakaalam niya, alam niyo may mga kakilala kayo marahil. He that had gathered much had nothing over. Parang sobra. Much siya, pero ibig sabihin, hindi siya nagkukulang. Ganyan mag-bless ang Panginoon. And he that had gathered little had no lack. Little, nakaipon lang, konti, pero walang kakulangan. Walang kakulangan. Kasi yan ang alam ng Panginoon na kailangan. Pero kung minsan ho, pag sumobra, right, lumalaki na ulo, lumalaki na po attitude, parang pinagmamalakihan po natin ang Panginoon. Wag nawa, wag nawa.
kakatakot na po yun. Pag yun po ay nakasanayan. Eh mga kapatid, ang pansinin natin, no? Verse 16. Ito pansinin natin, verse 16. Palaging may thanks. But thanks be to God, which put the same earnest care, kanino? Into the heart of Titus for you. For indeed, he accepted the exhortation. Ito yung magandang attitude. Okay? Tinatagubilinan, tinuturuan, tinatanggap niya yung turo, yung tagubilin. He indeed, for indeed he accepted the exhortation, but being more forward of his own accord, he went unto you. Kita niyo ho, pag ang Kristiyano ay nagkaroon po siya ng attention of God's care sa kanya, kasi pag ikaw po ay pinagkatiwala ng Panginoon ng pagkakataon, gamitin mo yung pagkakataon na yun. Got may opportunity. Pag may blessing, gamitin mo po yun. Alright, for His name, honor and glory. Palaging ganun ho yun. Hindi mo pwede sarilinin yun. Kasi kailangan, ang daming passages in the Bible, ready to do good, ready to distribute. Tanggi ka po yan. Testimony po yun eh. But thanks be to God which put the same earnest care into the heart of Titus for you. For indeed he accepted the exhortation, but being more forward of his own accord, he went unto you. 1 Peter 5, dito po tayo magtatapos. 1 Peter 5, 6 to 8. 1 Peter 5, 6 to 8. We are talking about the attention of his care. Mga kapatid, alam ko lahat po tayo kumbinsido, naniniwala, amen, ng Panginoon ay nagkikare. Yan po yung kanyang attention. When you feel, experience, every day, yung ganong klaseng pagkikare ng Panginoon na hindi ka pinabayaan, kahit paano ay merong namimit yung needs mo, hindi dun sa inasahan mong ganito ganyan, hindi. At least hindi ka naman kahit paano kinulangan, ibig sabihin, andyan ka pa rin. Baka mamaya yan tayong mga tao na reklamo kung magpatimbang, mas mataas pa yung timbang ngayon kaysa dati na walang COVID-19. Okay. Posible yung ganun. Bakit? Walang masyado kasing activity yung body. Tapos kain lang. Pag hindi nabigyan ng relief, okay, nagmumura, nagre-reklamo, dinadala sa social media. So, may problema po yan. Ano? Na mapapansin natin dito, humble yourself therefore under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. But you notice again, ulitin ko po, ito po yung gusto ng Panginoon. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. Kaya humility, 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 yan po talaga yung gusto ng Panginoon. I-exercise, magkaroon ng bawat totoong Kristiyano, kasi that is the only way na ang Panginoon i-exalt kanya unti-unti, in due time. Huwag kang magmadali, huwag kang maingit, huwag kang pa-influent. All we have to do ay focus yung ating attention, i-focus natin yung ating heart dun sa kanyang kalooban habang may opportunity. Mag-involve na po tayo dun sa pag-reach out ng mga lost soul, ating kapwa, pakita natin na mahal natin sa kanila. How? Ito, pag-usap-usapan nating household of faith na kung ano ang pwedeng magawa yon para mabuksan ang gospel sa kanila, makuha yung kanilang attention. Kaya sa mga darating na araw po, ito yan, magkakaroon po tayo yan as the Lord will. Pag inaalaw ng Panginoon yan, gagawa po tayo, kakaroon po tayo ng general meeting dyan. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. 7. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Kaya lahat po ng ating pinagkakabalan, ating kinagugulo, whatever, paubaya mo sa Kanya, for He careth for you. Ito lang po dapat natin ugaliin. Be sober, mahinahon, mapagbantay, be vigilant. Bakit? Because your adversary, the devil, is a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Kaya alam ba, kung hindi tayo aware, hindi natin ginagawa yung kalooban ng Panginoon, gusto mong maging mabilis yung saklolo ng Panginoon? Gawin natin yung kanyang kalooban. Si Pablo,
ay nakita ng Panginoon yung heart na talaga. Gusto talaga i-preach yung salita ng Panginoon. I-preach yung gospel. Eh may kumokontra, may umahad lang eh. Pero alam nyo, ito lang ang nice ng Panginoon. Ay yung mga manggagawa ng Diyos, pag-pray ho ninyo. Pag-pray ho ninyo. Kasi kumbaga sa situation, sa spiritual aspect, sila po yung frontliners. Sila ho yung malimit tumanggap ng pambabastos, alright, pandidiri marahil, o kaya pag-iwas ng maraming tao, kapag nag-attempt ka na magsalita about the Lord, alright, about the gospel, about the second coming, about impyerno, about heaven, eh gagawa na po talagang devil dyan. Pero ang kailangan po doon, merong nananalangin. Sa bahay mo, panalangin mo si pastor, si brother na manggagawa, si sister na manggagawa, o mga pastor sa iba't ibang mga lugar, mga manggagawa ng Diyos. Yan po yung kailangan. Casting all your care upon him, for he careth for you. Be sober, be vigilant, mapagbantay. Bakit daw? Because your adversary, kaaway ninyong diablo, na gaya ng umuungal na leon, walketh about to seeking whom he may devour. Alam ninyo, pagpali pa rin po natin ng mga palaso ng panalangin, eh wala akong magagawa o si devil. Ay, ganun po yung ginagawa ng Panginoong kay Paul, di ba? He say, he delivered me. He shall also deliver me and preserve me unto the kingdom of his dear son. Kahariyan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, napakasarap po maunawaan ang ating relationship sa Diyos, kalagayan yung mga ginawa ng Panginoon, mga nais ng Panginoon. Pag ganito po, pinagkukulan natin talaga ng mahalagang pansin ng mga ito, marami tayong matutunan. And I really appreciate bawat opportunity like this, magitan ng live stream o live broadcast, ay nagkakaugnayan po tayo, nagsalo-salo sa salita ng Diyos. At ito po ating naririnig, ang message ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan po natin ito. Nagpapasalamat ako sa inyong pagkikinig. Always, ang aking pong pinapray na sana po ay kahit paano ay meron tayong natutunan sa gabing ito. Yung pong mga comment ninyo, huwag niyong ipagkait doon sa mga bumabasa yan. Kasi habang nagwa-watch kayo, makikita naman ho ninyo na ayan ay nare-register na tayo sa screen. And then makikita nyo yung heart at saka yung like sign na gano'n. Hindi ba kayo natutuan ng gano'n na God uses yung ganitong situation upang ang salita niya magkaroon ng kwang sa maraming tao, because you are there praying, okay? Yun po yung ninanais ng Diyos na maging attitude po natin. Kaya tayo po'y manalangin. Thank you very much sa inyong pagkikinig. At ipagpanalangin po yung para sa Friday, ito po yung medyo na mahalagang aral na itong ating inaabangan pagbabalik ng Panginoon para magkaroon tayo ng clear idea, okay, sa kanyang pagbabalik. And then at the same time, yung Sunday po, kakatanggap din kayo ng text. At least po, kung makapagdala kayo ng alcohol, alright, at least magpiprepare po rin ng alcohol. At kailangan po natin yung mask. Kasi baka po yung mga magsasakay, okay, Brother Nesty, diretso ko, no? Brother Nesty, pag isakay mo yung mga kapatid, kung pwede magdalawang biyahe ka. Para sa ganun ay hindi sila dikit-dikit, no? Doon sa sakyan para hindi kayo may stop. Yung mga posibilidad lang naman, total malapit lang naman kayo, eh manambahan po. Okay, no? Sa baptist kay Pastor Dwayne, Angel. So alam na po niyan dahil tayo ay nagiging blessing po sa mga kapulisan po dito sa barangay. Kaya maganda po kailangan natin talaga pagkita yung ating pagkikare din sa kanila. Sila rin po ay tinalaga ng Panginoon sa lugar na yan para maging bahagi po sa ating community. And then, ang aking pinagpipray, magkaroon po talaga-talaga ng masinsi ng pagkakataon to talk with them, talaga yung heart-to-heart talk na grupo sila doon sa kanilang lugar. So, yun po, isama ninyo sa prayer, okay? Kailangin po tayo, Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa naialay mong oras, panahon sa amin. And at ganoon din itong salita mo na aming pong napagsalusaluhan, pinagbulay-bulayan, pinag-aralan sa gabing ito upang makaragdag po sa kaalaman at mga motivation sa aming life, encouragement and inspiration, karagdagang liwanag sa isyu po ng paglilingkod
sa aming mga dapat attitude at mga bagay na iyong ginagawa. Mga bagay po na iyong iminumulat sa amin po upang lalo ang aming kalooban po ay malapit sa iyo, close sa iyo, mag-enjoy sa iyo, Panginoon. Appreciative, joyful, patience, kahit na may long suffering, alam namin, Panginoon, pangawakan namin yung promise mo. Hindi mo kami iwanan, pababayaan, because you care. Kaya salamat po sa mga kapatid na kaisa rito. Looking forward, ang aming pong mga pinanampikan, na talagang matagal na po na hindi kami katipon basta sa pamagitan ng live stream. We are so grateful na ilaan mo ito para itong salita mo ay patuloy magkaroon ng puwang sa puso at isipan ng bawat individual na iyong mga anak sa iba't ibang mga lugar. Thank you, Father, sa given time, sa iyong grace, sa mercy, sa iyong mga salita, sa banal mong espiritu, ang aming guro, na tinulungan kami sa pag-aaral ng ganito. Gawin mo kami at sana po ay tumimo ng malalim ang mga katotohanan nito upang ito'y maragdag sa motivational power mo sa life namin bilang Kristiyano. Thank you, Lord. Salamat. Salamat po. Looking forward sa mga darating na araw. Sa Friday, prepare our hearts, give us a deep excitement para marinig, mapag-aralan, makapag-aral ng iyong salita. Salamat po sa aming mga kapatid sa iba't ibang mga lugar. Ay blessing po sa amin yung mga reaction ninyo dyan. At nang sa ganun po ay patuloy po na alam namin sa aming prayer, lalo po sa aking lingkod nyo, na maalala ko kayo sa prayer because ang pangalan mo ay at least dumaan sa aking attention na ito'y paraan ng Diyos to pray for you. Thank you, thank you. At sana sa gabing ito, bigyan tayo ng mapayapa, matahimik, blessed na pagtulog, lakas na kailangan natin para sa araw ng bukas kung idaragdag niya. At po ito ating pinasasalamatan at binibigyan ng kapurihan ng Panginoon sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming maraming salamat po. Good night and God bless you all.